Kumusta mga kasaliksik? Isang napakalaking barko ng Coast Guard ng China na tinuguro ang pinakamalaki o The Monster ang namataan kahapon sa paglalayag malapit sa Ayungin Shoal, June 25, 2024, kung saan may maliit na himpilan ng militarang Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ang barkong ito, kilala rin bilang The Monster, ay may timbang na 12,000 tonelada at may bow number na 5901. Ayon kay Ray Powell, isang eksperto sa maritime defense at security, sa kanyang post sa X account. Duman ito malapit sa outpost ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa 2nd Tomas Ayungin Shoal. Nagbahagi rin si Powell ng imahe mula sa satellite na nagpapakita ng galaw ng barko. Ayon sa ulat, naglalayag ito ng 18 knots noong namataan ito bandang alas 9 ng umaga, June 25, 2024. Ang barko ay may haba ng 165 metro at lapad na 22 metro ay patungo na ngayon sa Hilaga, ayon kay Powell. Noong Hunyo, minonitor din ni Powell ang barkong ito na papalapit sa Tito, Pag-asa Island. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon mula sa Philippine Coast Guard, PCG, tungkol sa paglalayag ng tinaguriang The Monster. Ang malaking presensya ng barko ng CCG ay hindi lamang sa Ayungin Shoal. Ito rin ay namataan malapit sa Panatag Shoal, Baho de Masinloc, kung saan nag-ulat ng pipe-laying activities ang mga Chino. Ang Panatag Shoal ay isa sa mga pangunahing pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, na kilala rin sa likas na yaman at estratehikong lokasyon para sa kalakalan. Sa isa pang post sa Twitter noong Linggo, muling pinaalala ni PCG Commodore J. Tarriela na walang dahilan para mag-alala ang China sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin dahil ito ay nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sinabi ni Tarriela na ang China ay hindi pa rin natututunan na ang Pilipinas ay may sovereign rights sa Ayungin Shoal. Ito ay ang kanyang naging reaksyon sa pahayag ng isang Chinese Foreign Ministry sa Financial Times na nagsasabing pinapalakas ng Pilipinas ang barko at tila ba mas inaasar pa daw ang China at ito ang nagiging sigalot sa South China Sea. Quote unquote, anuman ang ilagay namin sa isang aktibong commissioned Philippine Navy vessel, ang BRP Sierra Madre ay hindi dapat nila pinapakialaman. Imposible para sa amin na labagin ang soberanya ng China kapag ang mga tubig na ito ay hindi naman legal na kanila, dagdag pa ni Tarriela. Ang Ayungin Shoal ay 174 km mula sa Palawan at higit sa 1,000 km mula sa pinakamalapit na lupa ng China. Napakalayo nito sa kanila. Samantala, nagre-reklamo ang isang grupo ng mga mangingisda tungkol sa lumalalang pag-aharas ng CCG sa mga Pilipinong mangingisda sa Panatag Shoal. Ayon kay Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen Association, ang mga mangingisda ay maaari lamang maglayag sa pagitan ng 20 hanggang 30 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales dahil sa presensya ng mga barko ng CCG. Sinabi niya na ang mga barko ng China ay nagpapatrol sa distansyang 30 nautical miles mula sa baybayin at nagiging daylan upang hindi makapaglayag ang mga mangingisda. Quote unquote, ang mga barko ng China ay nagpapatrol sa distansyang 30 nautical miles mula sa baybayin. Nakikita namin sila, sabi niya. Sinabi ng China na ipinapatupad lamang nila ang isang fishing ban sa loob ng 1 linggo at ang kanilang Coast Guard ay may utos na arestuhin ang mga dayuhang tinatawag nilang trespassers sa kanilang territorial waters. Talaga namang inangkin na ng China ang halos buong South China Sea. Quote unquote, sa kasalukuyan, walang mangingisda na pumupunta sa Baho de Masinloc dahil sa lumalalang operasyon ng Chinese Coast Guard, sabi ni Quaresma. Quote unquote, dati-rati ay may hindi bababa sa 50 mangingisda ang nag-ooperate sa Baho de Masinloc. Pero dahil sa panganib na dulot ng panghaharas, hindi lamang sa ating mangingisda kundi pati na rin sa Philippine Coast Guard, hindi na pumupunta roon ang mga mangingisda ng Panatag. Dagdag pa niya. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga kalapit na bansa at sa international community. Ang South China Sea na mayaman sa natural na yaman at isang mahalagang ruta ng kalakalan ay matagal ng sentro ng territorial disputes.
Ang pang-aangkin ng China sa halos buong South China Sea ay kinwekestyon ng ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap na maresolba ang alitan, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyong ito. Samantala, habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea, kung saan ay kamakailan nagsagawa ng malaking pagsasanay ang hukbong sandatahan ng mamamayang Chino o PLA. Ang mga pagsasanay na ito ay tumagal ng 4 na araw at isinagawa ng isang naval task force na kinabibilangan ng landing ship na pinangalan ng Dan Shashan, Lao Teshan at Lushan. Ayon sa ulat ng nakuha ng CCTV noong Sabado, ang mga pagsasanay ay layuning subukan ang kakayanan ng PLA na magresponde sa mga emergency at magsagawa ng koordinadong mga operasyon. Bagaman hindi tinukoy ng state broadcaster kung kailan eksaktong isinagawa ang mga pagsasanay, malinaw na isinasagawa ito, kamakailan lamang. Kasama sa mga aktibidad sa pagsasanay ay ang docking na 2 barko sa tabi ng isa't isa. Isang komplikadong gawain na nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan at koordinasyon. Ang pagsasanay sa pagliligtas ay bahagi rin ng mga aktibidad kung saan sinubok ang kakayanan ng mga crew ng China na magresponde sa mga emergency situation sa dagat. Isa pang mahalagang bahagi ng pagsasanay ay ang air defense training. Sa pagsasanay na ito, ang mga drone ng kalaban ay ginamit upang gayahin na ang isang aktwal na air attack. Ang mga drone ay napilitang umatras matapos ang sunod-sunod na pag-atake mula sa mga anti-aircraft weapons ng task force na nagpakita ng kahusayan ng PLA sa ganitong uri ng operasyon. Ang Dan Shashan, isang Type 072 third tank landing ship, ay nagsagawa ng cover mission sa iba pang mga barko sa pamamagitan ng pagpapakawala ng usok. Ang taktika ng pagpapakawala ng usok ay isang mahalagang estratehiya sa naval warfare na ginagamit upang ikubli ang mga galaw ng barko mula sa kalaban. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng kakayanan ng PLA na magsagawa ng operasyon sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng panahon at sa iba't ibang sitwasyon. Ang Lushan, isang Type 73A landing ship ay dinisenyo upang suportahan ang mga amphibious operation. Ang mga landing ships tulad ng Type 72 at Type 73 series ay may mahalagang papel din sa pag-deploy ng mga tropa at kagamitan direkta sa mga isla at mga reefs. Sa nakaramban, patuloy ang harapang tensyon ng Beijing at Manila, lalo na sa Second Thomas Shoal, na kilala sa Pilipinas bilang Ayungin Shoal. Sa pinakahuling insidente, inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard ng pisikal na pag-atake at pagsira sa kanilang mga barko habang nagsasagawa ng resupply mission sa isang grounded Philippine warship sa pinag-aagawang Shoal. Sa pinakahuling sagupaan, sinabi naman ng Chinese Coast Guard na nagsagawa ito ng boarding inspection sa isang barko ng Pilipinas na may misyon na magatid ng supply sa isang grounded Philippine warship. Inakusahan ng Manila ang Chinese Coast Guard ng pisikal na pag-atake at pagkasira ng kanilang mga barko na nagdulot ng pagkasugat ng 8 Pilipinong mandaragat, kabilang ang isang mandaragat na nawalan ng hinlalaki. Sa kabila ng mga pangyayari, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailanman magpapadama ng takot ang Pilipinas sa sinuman na hindi direktang pinangalanan ng China. Hinihimok din niya ang mga mandaragat na lumahok sa resupply mission ni pagpatuloy ang kanilang tungkulin sa pagtanggol ng bansa. Ang PLA naman ay patuloy na nag-uulat ng mga pagsasanay sa pinag-aagawang tubig, kabilang ang pagde-deploy ng 3 malalaking Type 55 destroyers sa kabila ng patuloy na tensyon. Ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya ng China upang palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa unang bahagi ng buwang ito, muli na namang namatayan ang isang Type 75 amphibious assault ship at isang Type 71 amphibious landing ship ng Chinese Navy sa pinag-aagawang tubig sa West Philippine Sea. Ang patuloy na presensya ng mga barko ng China sa rehiyon ay nagpapakita ng determinasyon ng Beijing ni pagtanggol ang kanilang inaangking teritoryo laban sa anumang bantang militar mula sa ibang mga bansa.